Ikasyam ng Hulyo, Webes, 14th na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa 12, ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit. Buhayin ang patay. Linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay niyo ng walang bayad ang tinanggap niyo ng walang bayad. Huwag magdala ng ginto, pilak o pera sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalyas o tungkod, sapagkat nararapat ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay. Pagdating niyo sa isang bayan o baryo, maghanap ng isang taong karapat-dapat at sa kanya makituloy hanggang sa inyong pag-alis. Pagpasok niyo sa isang tahanan, dasalan ito ng kapayapaan. Kung karapat-dapat ang sambahayang ito, sasa kanila ang kapayapaang dinasal niyo. Kung hindi naman karapat-dapat, babalik sa inyo ang inyong dasal. At kung may bahay o bayang hindi tatanggap sa inyo o makikinig sa inyong mga salita, lumabas sa bahay o bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, mas magiging magaan pa sa araw ng paghuhukom para sa mga taga Sodom at Gomora kaysa sa bayang iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Kung karapat-dapat ang sambahayang ito, sasa kanila ang kapayapaang dinasal niyo. Kung hindi naman karapat-dapat, babalik sa inyo ang inyong dasal. Ano mang mabuting bagay na ibinigay natin sa ngalan ng paglilingkod na hindi tinanggap ng iba ay hindi nasasayang, sapagkat malinaw ang ipinahayag ni Jesus sa mga alagad. Babalik ito sa nagbigay upang maibigay naman sa iba na maaaring tatanggap at makinabang dito. Sa makatuwid, hindi nababaliwala o nawawala ng halaga ang mga pagsisikap natin para sa kaharian ng Diyos. Ang tunay na pinagpala sa biyayang tinanggihan ay ang mismong tagapagdala ng pagpapala. Dahil dito, hindi dapat itinuturing na isang kabiguan ang karanasan ng pagtanggi sa hatid nating kabutihan sa iba, sapagkat magbabalik din ito sa atin. Sa karanasan ng pagtanggi ng iba, mas lalo tayong dapat maging matatag at masigasig sa ating misyon. Si Jesus man ay nakaranas ng pagtanggi mula sa kanyang mga sariling kababayan, subalit hindi naging hadlang iyon upang ipagpatuloy niya ang kanyang gawain upang tupdin ang kalooban ng kanyang ama. Pagsasagawa. Paano mo hinaharap ang mga karanasan ng pagtanggi ng iba sa kabutihang ipinapakita mo sa kanila? Pinanghihinaan ka ba ng loob o mas lalo kang nagiging masigasig sa paggawa ng mabuti?